Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa talambuhay ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa talambuhay ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. Si Marcelo H. Del Pilar, 1850 to 1896, ay isang propagandista at satiristang rebolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang makabayang sentimiento ng mga ilustradong Filipino o burguesya laban sa imperialismong Espanyol. Si Ginoong Marcelo H. Del Pilar ay pinanganak sa Kupang, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa bandang huli sa Universidad ng Santo Tomas kung saan natapos niya kanyang kursong abogasya noong 1880. Sa kagustuhang makamit ang katarungan laban sa mga pang-aabuso ng mga pari, inatake ni Del Pilar ang pagkapanatiko at pagkukunwari at ipinagtanggol sa korte ang mga mahihirap na biktima ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng Trabaho, paggalang sa sarili at dignidad sa kapwa-tao. Dahil sa kanyang pagkadalubhasa sa Tagalog, ang kanyang katutubong wika ay nagawa niyang pukawin ng kamalayan ng masa para sa pagkakaisa at matagal na paglaban sa mga malulupit na Espanyol. Noong taong 1882, itinatag ni Del Pilar ang pahayagan ng Diyaryong Tagalog upang ipalaganap ang mga demokratikong liberal na ideya sa mga magsasaka at magbubukid. Noong taong 1888, ipinagtanggol niya ang mga kasulatan ni Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbibigay ng polyeto laban sa pag-atake ng isang pari na nagpakita ng kanyang matalas na pag-iisip at malupit na panlilibak sa mga kahangalan ng mga pari. Noong taong 1888, tumakas mula sa pag-uusig ng mga pari si Del Pilar at pumunta sa Espanya. Noong Disyembre 1889, pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang editor ng La Solidaridad, isang pahayagan ng mga reformistang Filipino sa Madrid. Itinaguyod niya ang mga layunin ng pahayagan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga liberal na Espanyol na pumapanig sa kapakanan ng mga Filipino. Sa ilalim ni Del Pilar, ang mga layunin ng pahayagan ay pinalawak upang isama ang pagtanggal ng mga praile at ang sekularisasyon ng mga parokya. Aktibong pagsali ng mga Filipino sa mga gawain ng pamahalaan, kalayaan sa pagsasalita ng pamamahayag at ng pagpupulong, mas malawak na kalayaan sa lipunan at pampolitika, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, asimilasyon, representasyon sa Espanyol Cortes o Parlamento. Ang mga paghihirap ni Del Pilar ay nadagdagan sa kadahilan ng ang perang pangsuporta sa pahayagan ay naubos na at walang anumang palatandaan ng agarang tugon mula sa makapangyarihang Espanyol. Bago siya namatay dahil sa tuberculosis na dulot ng kagutuman at napakalaking kawalan, tinanggihan ni Del Pilar ang posisyon ng mga gusto ng asimilasyon o paglagom at magsimulang magplano ng isang armadong pag-aalsa. Malakas niyang pinagtibay ang paniniwala na ito. Ang paghihimagsig ay ang huling lunas, lalo na kapag ang mga tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masiguro ang mga lunas sa kasamaan. Ang ideyang ito ay naging inspirasyon ng katipunan ni Andres Bonifacio, isang lihim na revolusyonaryong organisasyon. Marcelo Hilario Del Pilar, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!